Nakatayo ngayon sa bayan ng Malilipot, Albay, ang prototype ng dalawang modelo ng cuboid houses na gawa ng Bicolano industrial designer na si Hill Bien. Ayon kay Bien, taon 2020 nang simulan niya ang proyektong ito matapos magsara ang ABS-CBN kung saan siya nagtatrabaho bilang production, stage at set designer. Sa parehong taon rin nangyari ang isang malakas na bagyo at tumatak sa kanya ang isang pangyayari na napanood niya sa telebisyon. Isang padre de familia, no? Nire-recover niya yung yero sa ilalim ng putek, no? Sa mud, no? So mga butas-butas na siya. Tapos nung in-interview siya, parang umiiyak. Parang ganun ka sakit, no, yung nangyari sa kanila. So palaging dinadaanan ng bagyo ang Bicol at kadalasan ay malaki ang pinsalang iniiwan sa mga bahay. Palagi binabagyo kami, pero parang hindi nagbabago yung solusyon, yung forma ng ng bahay. So paano kaya magkaroon tayo ng ibang forma ng bahay na iiwas or hindi siya apektado ng bagyo? Paano namin ma-improve yung hindi siya compromise yung design, no? Yung porte, pero able siya na mag-withstand sa pag merong malakas na bagyo. Dahil dito, pinag-aralan niya ang daloy ng hangin at kung saan nagsisimula ang pagkasira ng bahay tuwing tinatamaan ng malalakas na bagyo. Bali ang na-found out ko po, ang mga nawawalang una is yung gutter. Pag nagsimula yung nawala yung gutter, no, mababakbak na yung yero. Tapos susunod na yung mga lilipad yung mga downspout, no, lilipad yon, tatama kung saan-saan. So yung effect ng hangin doon sa flat surface, no, against doon sa naka-concave na surface, no? So aral ko po yung pagtama pala ng hangin doon sa naka-curve, no? Hinahanap niya yung lusutan niya. So hindi masyadong malakas yung stress doon sa wall, no? So bali ganyan po lumabas yung naging design ko. Tinawag niyang cuboid ang kanyang disenyo na sa ngayon ay may dalawang klase. Patented na rin ang mga disenyong ito. Ang Alexander ay basic model na may sukat na 48 square meters. May banyo at mataas ang kiseme nito. Ang Brianna naman ay 36 square meters, may dalawang kwarto, living room, banyo at kusina. Maganda ang interior finishing at mataas din ang kiseme nito. Presko sa loob dahil meron itong vent. Sa ngayon ay mga individual raw muna ang pwede nilang i-cater sa proyektong ito. Hindi pa kami nakapasok sa yung mass housing, no? So pag meron ka pong lupa, no? Meron kang lupa tapos may certain amount ka na pwede na mag-start, no? Ganun po muna yung approach namin. Pero po yung pinaka-target talaga namin, no? Kasi hindi lang po isa-dalawa yung mga nasisira sa isang bagyo po, no? Maramihan. So kung matatarget po namin, kung ganito na yung ganito yung magiging bahay dito sa Albay, marami pong maitutulong. Nasa 1.8 million pesos pataas ang presyo ng cuboid houses na ito. Sa una po, nangarap akong gumawa ng bahay, malakas na bahay, no, na below 500, no. Ang nagawa ko lang po isa, nakagawa ko ng malakas na bahay, pero hindi ko na-achieve yung yung pong realidad, no. So kung gagawa ka ng matatag na bahay, no, so kailangan i-comply mo yung materialis mo. Huwag mong i-compromise, no? Huwag mong i-compromise. Pero sa in the long run po, kung, let's say, pipili ka ng materialis na masisira din, papalit-palit ka, di ba? Yung oras mo, di ba? Yung oras, tapos yung materialis nasira, no? Ganun din po mas makakatipid ka po dito. Mas lesser yung maintenance, no? Kasi maraming nawalang components na hindi naman kailangan. Irene Perol Haymalin para sa bicol.ph.